mga momshies! Gandang buhay! Mga momshies, ngayon po ay magluluto po ako para sa inyo ng napakasarap na pananghalian. Pwede rin siyempre panghapunan. Ito ay ang lutong Macau. Ito po ay version po ng mga taga Marikina. Natutunan ko po ito sa aking magulang at syempre sa kanila ko rin po ito unang natikman, mga momshies. So, mga momshies, are you ready? Let's go! Hello, mga momshies! Gandang buhay! So, mga momshies, ang lutong Macau po ay maraming version po yan. Pero ito, ang version po to ng taga Marikina. Pero syempre, kanya-kanya rin po kami style na kung ano pong mga gulay ang pwede po namin isahog dito o mga recado. Sa akin po kasi, ang ilalagay ko po ay ang pork at maglalagay din po ako ng konting pusit. Kaya po lutong Macau dahil meron po tayong gagamitin tokwa. So, mga momshies, nandito po ang mga ingredients na gagamitin ko po sa pagluto ng lutong Macau. Nandito po ang mga ingredients na gagamitin ko po sa pagluto ng lutong Macau. Bawang, sibuyas, kamatis, konting pusit, baboy. Nag-fried na po ako ng tokwa para mas mabilis po yung ating pagluto. At syempre, hiniwa ko na rin po siya ng cube. Ngayon, dito sa gulay, repolyo, sayote, carrots, red bell pepper, at kintsay. Siyempre gagamit din tayo ng mantika, black pepper, oyster sauce para mas malasa ang ating lutong Macau, salt to taste lang po, at gagamitan ko po ng pork cube. So tara na mga momshies! So mga momshies, nandito na po ako sa kalan para mag-start na po tayong magluto. Unahin po natin ang paglagay ng mantika. Ayan. Lagay muna natin ang kamatis, sibuyas. Isunod na po natin ang baboy. Kahit 1/4 lang po, momshies, ng pork, pwedeng-pwede na po. Hindi po importante yung maraming baboy. Kahit 1/4 lang po, para lang po lumasa sa ating lutong Macau. At konti rin po, putit. Para lang po maglasa rin po sa ating niluluto. Palagyan lang po natin ng konting tubig dahil aantayin po natin medyo lumambot yung baboy. Pag nawala na po yung tubig niyan at nakita nyong naiiga na po, isusunod na po natin yung pusit. Sandali lang po natin din yung palalambutin. So mga momshies, antay lang po tayo kahit mga 5 minutes po, momshies. So takpan muna natin, mga momshies, 5 minutes. Balikan ko po kayo. So mga momshies, after 5 minutes, ayan na. Isunod na po natin ang pusit. Pa po sa pusit ay maliliit lang po mga momshies, ha? Ganyan lang po siya kaliit para magandang tingnan. Maglagay na po tayo ng paminta. Mamaya po isusunod na po natin dyan yung mga gulay. Nag-black siya dahil doon sa egg ng pusit. Lagyan po natin ng konting tubig. Mga 3/4 cup pala. 3/4 cup. So, pag kumulo na po siya, mga momshies,
lalagay na po natin yung gulay. Mamaya na po ako maglalagay ng oyster sauce. Kasi masasayang po yung ating oyster sauce kapag naglagay na po tayo kaagad. So mamaya na po, pagkalagay ng gulay, pag maluluto na po, tsaka po tayo maglalagay ng oyster sauce. So takpan muna po natin mga momshies. So yan, after 3 minutes, ayan, kumukulo na po ulit siya. Ilalagay na po natin ang sayote, ang carrots. Ayan. Sandali lang po yan palalambutin. Huwag po natin i-overcook po yung gulay. Dahil mas masarap po yung half-cook lang po. Para pag gusto nyo iinit, hindi siya madudurog agad. So, kailangan half-cook lang po mga momshies. Para hindi mawala ang sustansya ng gulay. Cover na po uli natin. So, mag-aantay po muna tayo ng 5 minutes para maluto po yung ating sayote at carrots. So, after 5 minutes, ayan, kumukulo na uli siya. Haluin natin, mga monkeys. Kailangan ganyan lang po yung kanyang sabaw. Mamaya, mawawala rin po yan. Hindi po pwedeng madami sabaw po sa ating luto makawa, mga monkeys. So, ilalagay na po natin ang repolyo. Naglalagay po dito ng patola. So, wala naman po kumakain sa amin ng patola. Kaya, yan lang po yung gulay na inilagay ko sa lutong Macau. So, ilagay na rin po natin yung red bell pepper. So, lagyan na po natin siya ng oyster sauce. Ayan. Konti lang po muna. Tapos tikman-tikman po natin. Ayan, hanggang ko lang po mga momshies. Matikman ko muna mga momshies ha. Masarap na. Masarap na po mga momshies. So, hindi na po ako maglalagay ng pork cube. Kasi optional lang naman po yung pork cube. Dahil kung halimbawang marami po yung niluto nyo, pwede po kayo mag-add kung yun po ang gusto nyong lasa. Mas masarap pong ilagay ang oyster sauce sa panimpla po ng lutong Macau. Kesa po sa toyo mga momshies ha. After 3 minutes, balikan ko po kayo mga momshies. After 3 minutes mga momshies, ayan na. Luluto na ang ating gulay. Ilagay na po natin ang kintsay at ang ating tofu. Ayan. Sarap nito. Ang bango. Tikman uli natin. Ang sarap. Ilagay lang ko ng konting-konting oyster sauce. So, bari 2 tablespoon po ng oyster sauce. Okay na po, mga momshies. Nako, kahit hindi na po tayo gamamit ng pork cube. Ang sarap. So, luto na po ang ating lutong Macau. At dadating na ang aking husband. Ito ang aming lunch for today. So, yan. Luto na ang ating lutong Macau. Ako. So, ito. Lalagay na po natin siya sa plate, mga momshies. At titikman na po natin siya. Mga momshies, tapos na natin may luto ang lutong Macau ng Marikina. So, ito po mga momshies. Papakita ko na po sa inyo. Ito ang ating lutong Macau. So, tira po natin siya sa plate, mga momshies! So, eto na po, mga momshies. Ayan, diba? Naku, itsura pa lang. Naku, napaka-healthy na po, mga momshies. So, kailangan tikman na po natin. Syempre, kailangan meron tayong konting rice, diba? Para matikman po natin yung sarap kapag ipinartner po sa rice. So, kukuha lang po ako ng konti at ilalagay ko po siya sa isang plate para po matikman natin. So, mga momshies, eto. Kumuha ko ng konting lutong Macau at konting rice. 1 tablespoon po ng rice. So, tikman na po natin mga momshies. Siyempre, kukuha ko ng sayote. Siyempre, tikman muna natin yung may tofu. Yan po mga momshies.
Sarap. Amoy pa lang. Napaka-healthy na po mga momshies. Tignan ko yung bustit, tsaka po yung konting pork. At tsaka po yung carrots. Ayan. Ang sarap. Mama, naaalala ko sa pag kumakain ako nito. Lagi mo nilalagyan ng pusit to. So mga momshies, ano po bang inaantay nyo? Magluto na po kayo nito. Sobrang healthy po. At dahil marami po tayong benefits na makukuha dito sa gulay na to, lalo na po tokwa, carrots, red bell pepper, lahat po. So, ako po ay nagpapasalamat sa aking magulang dahil marami po akong natutunan sa kanila sa pagluluto. Siguro po, namana ko na po ito. Or mana-mana lang po talaga. Thank you, Ma and Papa. Marami po akong natutunan sa inyo sa pagluluto. Kaya kayo, mga momshies, kung ano po yung mga natutunan nyo po sa inyong mga magulang sa kanilang pagluluto, pagpasalamatan po natin siya dahil na-share po natin ito sa ating mga anak. So, mga momshies, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Sheila Santos Vlogs. Marami pong salamat, mga momshies. God bless and keep safe always. Bye! Wow, ang sarap! Bye!